Yo, yo, what's up guys? And due time late sa JG Paradise. So yun, ang topic natin ngayon yung mga question. So yung mga question nyo sasagutin natin dito sa topic natin ngayon. Tapos pagka medyo may time pa tayo, update tayo sa mga try ko dito. So yun, ang dami nating try ngayon. Siguro estimate ko dito mga 1,000 try. So iba-iba namang strain yun. Then kasama na rin dun yung mga project natin, mga may stable ko dito. Then update ko na rin kayo sa Blue Dragon natin na ribbon. So nag-success ako sa Blue Dragon na ribbon, nakapagpalabas na ako ng kulay blue na ribbon. So hindi pa naman tapos to, pero at least nakapagpalabas na tayo ng ribbon na kulay blue. So papakita ko sa inyo yung mamaya para ano, ma-update ko kayo sa mga pinapa-stable natin dito. So umpisa natin yung mga question. Umpisa natin yung tanong mula kay Nikoy S289. Yun. Lodi as lang, may Dumbo ear music ako pero maliit lang yung ear niya. Gusto ko kasing palakihin ear ng mga anak nila. Lods, pwede ko bang i-cross sa S-Dirt? Ano gusto? Ang gusto ko kasi mosaic na big ear. So yun, yung sagot ko dito, pwede naman tayo ano, mag-cross. Pwede naman tayo mag-cross ng Dumbwear Mosaic tsaka sa P-Dirt. So kasi kung hindi nyo pa nalalaman, yung P-Dirt kasi nagmula yan sa Mosaic talaga, sa Dumbwear Mosaic. Kaya minsan, pag nagto-throwback, nakikita nyo nagkakaroon ng black pattern yung mga female or kaya yung mga male. Kasi bumabalik sila sa pagiging ano nila, Mosaic nila. Then, yung P-Dirt din, nakakross din yan sa Koi. Kaya minsan, nagto-throwback sila ng nakikita nyo merong P-Dirt na merong red cap, may kulay pula sa ulo. So nagto-throwback sila. Then yan yung dalawang throwback nila, yung Koi tsaka yung Dumbwear Mosaic. So pwede naman na i-cross to, basta maganda ka lang ng mabang panahon para may ano mo to, may stable mo ulit. Kasi mga talaga to eh, pagka nag-cross baka sa dating pinanggalingan nila, kailangan i-stable mo ulit to, panibagong trabaho ulit. So ang kailangan mo ihanda rito yung lagayan tsaka yung oras. Kasi paglalaanan mo talaga ito ng oras para mag-success ka. So yun yung sagot ko sa iyo. Pwede naman, wala naman mawala pag sinubukan mo. Try and try lang tayo. Then dito tayo sa next question natin mula kay Chester Deloria. Yun, as lang po kung ilang days or months bago mag-full red ang body ng AFR. So depende na lang yan. Meron kasi mga AFR, 1 month old pa lang, nagpo-full red na talaga sila. Sila yung pagka lumaki ng musto, umabot ng 3 months, sila yung lumaki ng 3 months ng edad, sila yung pulang-pula talaga yung kulay. Depende kasi, iba-iba, hindi pare-parehas. Meron 2 months, meron naman 3 months, meron naman 4 months. So nakaranas na ako sa 4 months, akala ko hindi na sila magpo-pula, kaya nilagay ko na sa, ano, sa community. Then after nung mga ilang buwan, siguro nung nag-edad sila ng ano, ng 6 na buwan, yun, nagpula na yung katawan nila, as in pati yung ulo, yun, nagpulma sila kaso, gawa ng nasa community sila, napapabayaan sila doon, di sila nag-groom. So bumagsak yung ano, yung laki ng buntot nila, kaya ayun, hindi ko rin napakinabangan, kaya hinayaan ko na lang muna sila doon. Pero kung may time tayo mamaya, ipapakita ko sa inyo yung AFR na yun para makita nyo kung ano yung itsura niya. Yun yung sagot ko sa iyo. Walang ano, walang saktong ano to, walang saktong araw, walang saktong buwan. Iba-iba sila. Yun, dito tayo sa next question natin. Mula kay Frankie Boy. Yun, idol, paano po pag wala tayong live foods? What you pong pray, booster lang kasi pinapakain ko. Yun, no problem naman tayo kung wala tayong live foods. Gaya ng sinabi ko, pag nagla-live foods tayo, mas pinapabilis lang natin yung paglaki nila. Then sa pag hindi paggamit ng live foods naman, mas mabagal lang yung paglaki. Pero pare-pares lalakihan basta naaalagaan sila. Pare-pares lalakihan hangga't hindi sila namamatay, hangga't sila nagkakasakit. Hangga sa dulo, hangga sa uli. Magkapares na ng sukat 'yan. Yun, meron lang talaga, merong big body, meron lang mga small body, pero pagdating sa size, magkahaba lang sila ng ano, ng size. Then yan yung sagot ko sa iyo. Then dito tayo kay
Next question natin, dito tayo kay Lexi Capule. Yun, idol, sana po masagot yun po. Ano po pinagkaiba ng dirt, ay ng dip, tsaka dirt, ano, Dumbo Air Firetail, tsaka Dumbo Air Redtail. Yun, para sa akin ang pinagkaiba nito, yung quality. Kasi sa Firetail, kasi meron ng dilaw yung, ano niya, yung buntot niya. Pero hindi nakakahulugan na magkaiba ng strain to. Kasi, Dumbo Air Firetail, tsaka Dumbo Air Redtail, magkapares lang yan. Then, kung makakaroon kasi ng Firetail talaga na Dumbo Air, hindi yung, ano lang, hindi lang yung may dilaw. Kung nakakita na kayo ng Fire Phoenix, or nung Fire, ano, Fire Guppy, may kita nyo yung buntot nila, parang may apoy talaga. Hindi gaya nung dirt na meron lang dilaw, quality lang kasi talaga nagbago doon, kaya natatawo siyang Dumbo Air Firetail. Pero hindi mukhang fire yung ano niya, buntot niya, kaya Dumbo Air Redtail pa rin siya matatawag. Mababa lang talaga yung quality niya. Yun yung sagot ko sa iyo. Then dito tayo sa sunod na question natin. Nangirap na kasi ang cellphone para mas mabilis tayo makapag-vlog ngayon. Yun, boss, kal na ba ng ABT kapag nag-color white ang female? So, para sa akin, hindi naman siya agad-agad pwedeng ikal kung nag-color white lang. Kasi meron nga late bloom, hangkat hindi siya umiidad ng mga 5 to 6, minsan kasi late talaga nagkukulay yung buntot nila. Kaya huwag mo muna ikal. Ang mas magandang gawin mo rito, yan mo lang, ibukod mo lang siya ng lagayan. Tapos hintayin mong ilabas niya yung ano, yung potential niya, yung magandang kulay niya. Kasi pag kinal mo to, ibig sabihin kasi ng kal, ibig sabihin nito, papatayin natin yung kaya naman itatapon. Kasi reject yun eh. Kaya ang mas maganda gawin natin, i-keep na lang muna natin. Ilagay natin sa mga community para hindi sayang yung isda. Ano, kasi alaga rin natin yan. Sa akin, nagkakal lang ako dito pag pag may sakit yung gapi ko, tapos hindi ko na kayang gamutin. Kasi sa sobrang dami nila dito, nawawalan ako ng time minsan na gamutin sila. Kaya ang ginagawa ko na lang, iwasan na magkasakit yung isda ko. Yun lang ginagawa ko. Yun ay yung sagot ko sa iyo. Then dito tayo sa next question natin. Okay, sin S, yun. Magkano usually inaabot pag mag-import? Price range, 5K trio. So hindi naman porket import, 5K trio na. Meron kasi na import, same price lang dito sa atin. Merong 50 pesos, merong 100 pesos, merong 200 pesos. Then sa atin, meron din 1,000 pesos. Iba-iba. Hindi porket import, 1,000 na agad ang usapan. Iba-iba kasi ang quality ng mga isda. So, hindi porket na tunog import, kailangan mo nang bayaran ng 1,000. Hindi naman ganun. Nagpa-price range yan, gaya ng presyo din dito sa bansa natin. Ang pinakaiba lang, yung kaya tayo nag-i-import, may mga strain kasi na nasa bansa na wala pa rito sa atin. Kaya ginagawa natin, nag-i-import tayo ng isda na yon para maparating dito sa bansa natin. So, yung dahilan kung bakit nag-i-import tayo. Hindi dahil na mas gusto natin yung supportahan yung mga nasa ibang bansa. Hindi ganun. Bumilan tayo para kunin yung quality na nasa kanila. Then, i-enhance pa natin, improve pa natin dito sa bansa natin. Yun, ganun lang. Yun din yung naging ano ko na kaya nag-import ako. Then, gusto ko rin na naiiba ko, wala akong kapares na line gaya ng meron akong binabanggit na line na nabili ko sa kay ganito. Yun, kasi yung iba, ginagamit nila yung word na yun para maging kilala rin sila, then mabilan din. Kasi, syempre, sino ba naman hindi bibili sa mga sikat, di ba? Yun, yun yung isang dahilan kung bakit nag-i-import tayo. So, yun yung sagot ko sa iyo. Then, yung price range, halos pares lang yan dito sa bansa natin. May 50 pesos each din doon. Pag nagkamali ka ng pinagbilan mo, makabili ka ng 50 pesos, pero makukuha, pagka nalaman mo, babayaran mo ng 1,000, pero malalaman mo, 50 pesos lang pala halaga nun sa Thailand. Kasi marami rin reseller dyan sa Thailand. Hindi lahat ng nasa Thailand, breeder. Yun, search ka lang, makikita mo, may mga reseller din sila. So, pagka nagkamali ka, pwedeng yung worth 5,000 mo, 50 pesos lang pala yung halaga. Kaya ingat lang din sa pag-i-import. So, dito tayo sa next question natin kay Zolene Mentos. Yun, sir, ilang beses po pakainin yung isda ng bloodworm at okay lang po ba pakainin ng kitikite, BBS at DAP niya araw-araw? Yung isda, kitikite kasi araw-araw pinapakain ko. Yun, sa akin kasi sa bloodworm,
dito sa lagayan nila, may bloodworm talaga dito. Ngayon, pag minalas-malas yung bloodworm, nakita ng gapi, kakainin nila yon. Pero hindi naman nila araw-araw nakikita yung bloodworm. Pero na lang, pagka sa gabi kasi ang bloodworm lumalabas. Ngayon, pagka yung gapi natin, gising ng gabi, mataas ang chance na gabi-gabi kumakain siya ng bloodworm. So, wala naman nangyayaring masama sa mga gapi ko dito. Yun, malalaki naman yung katawan nila. Mas napagpalaki nga ng katawan yung bloodworm eh, kung araw-araw kinakain. Kaso, medyo delikado lang kasi pagka nagla-live food sila ng mga malalaki yung size, tapos matagal matunaw, mataas ang chance na mag-bloated yung gapi natin or mag-parasite. Kung ano man yung pwede niya makuha dahil sa yung katakawan ng gapi natin. So, yun yung sagot ko sa'yo. Wala namang problema. Basta obserbahan lang natin yung mga alaga natin kung good pa sila or may sakit na. Kasi kailangan na pag nagpapakain tayo ng mga ganyang bloodworm o kitikite, kailangan naka-obserba tayo sa kanila. Kaya minsan na hindi ako nakakapag-reply, hindi ako nakakapag-vlog. Kasi iniisa-isa ko tingnan to, sinisilip ko kung meron pa bang may sakit or meron bang hindi na maganda yung kalagayan. Kaya kailangan bigyan natin ng oras pagka nag-aalaga tayo. Hindi lang yung sasabihin natin extra income kaya hindi naman natin tututukan. Kasi alaga pa rin natin yan. Yun na yung sagot ko sa question mo. Dito tayo sa next question natin kay Yayi Dayaw. Yun, sir, kapag ang HBB naganak ng albino, ano kalalabasan ng color? Yun, thanks po sa po kayo sa mga yun, ang kalalabasan kasi ng HBB natin pag naglabas ng albino is yung ABT, albino blue topaz. Pero dahil na-stable na yan, kaya nag-iba na yung tawag, albino blue topaz, albino tuxedo, albino tuxedo blue. Marami na naging tawag yung albino blue topaz eh. Yun, yun ang kalalabasan niya. Pagka yung HBB natin naglabas ng kulay, ng albino, yun ang HBB natin naglabas ng albino, ang kalalabasan niyan, yung albino tuxedo blue. So, ang kamuang itsura nun, yung albino blue topaz. Yun ay yung question ko sa iyo. Sana may natutunan ka. Tapos, dito tayo sa next question natin. Yun, sir, tanong lang po. Baguhan lang po ako. Paano ko po i-preserve yung BBS eggs para magamit ko ng ilang linggo? Yun, mas maganda rito, mailagay natin sa rep. Kung wala tayong rep, lagay natin sa lagayan or sa sulok ng bahay natin na hindi naiinitan. Yun, kasi pagka naiinitan to, may posibilidad na mabulok yung egg, mamatay sila. So, pag nag-hatch tayo, konti na lang yung na-hatch kasi yung iba dun is patay na. So, mas maganda, lagay natin sa malamig na lugar ng bahay natin o kaya naman sa refrigerator. Yun, para mas safe yung BBS natin kasi mahal din kasi ito eh. Yun, yun yung question natin kay Drole Mentos. Yun, then meron nagtanong din dito, hanggang ganyan lang po ba laki ng ramshorn snail? Yun, sa ramshorn snail kasi meron to, lumalaki kasi laki ng piso. Yun, meron ako dati nito kasi laki ng piso. Kaso ngayon wala na eh. Puro kasi laki na lang ng mga binching ko to, yung mga 25 centavos or yung butas na bariya. Yun, yun yung mga question natin, yung mga nasagot natin. Sana may natutunan kayo, may na bago kayo natuklasan. So, kung may oras pa tayo, isingit natin yung mga update dito sa mga isda ko para makita nyo rin yung mga alaga ko dito, kung ano yung mga pinag-uubusan ko ng oras. Sarap, punta natin. So guys, ito yung ilang try natin dito. Anak nung blue dragon natin, tsaka yung tuxedo red na koi see-through. So, ito yung update sa mga prime. Medyo malalaki na sila. Then, ito naman yung prime ng albino metal red-tail cobra natin. So, dalawang babae ng anak, pero magkaiba ng lagayan. Then, ito naman yung anak na blue dragon natin, na dalawang female. Tapos, may kasama sila dito na metal bluegrass. So, mamaya, tatanggalin ko na yung lalaki ng mga lalaki at babae ng metal bluegrass. Kasi baka masundot niya yung mga babae ng blue dragon natin. Yun. Ito yung dirt natin. Tapos, ito. Tapos, meron tayo dito pinaghalo-halong try. Hindi ko lang maalala kasi kung kanin-kaninong anak yan. Pero, chops yan.
Yun. Then pakita ko ba sa inyo yung ibang ano natin. Tapos ito yung crayfish natin, binibreed ko ulit sila. Then ito yung mga pride din ng albino metal redtail cobra natin. Tapos ito yung anak ng AFR natin, nanganak ng apat. Tapos meron siyang makakasama ng pray ng Dumbo Hermosaic na yung babae na tinago ko dito, yung kulay-pulay yung buntot. So sana maparami natin. Tapos ito yung pray ng albino platinum white natin. Then ito rin yung anak naman ng MSSBT natin. Then may kasama silang dalawang albino full gold. Yun, then ito naman, yan, kung napapansin nyo, halos wala ng tubig, pero may pray yan. Ang pray nito yung red dragon tsaka albino full gold. Yun. Tapos meron din tayo dito ng pray ng albino full red tsaka albino full platinum white. Pinagsama ko na sila. Ito din, albino full red din to. Tapos ito yung ABT natin. I-groom ko silang dalawa. Kasi magkakaroon na raw ng actual show. So, tatry natin sumali. Then, yung ibang pray dito kasi napakita ko na sa inyo yan. Tapos, ayan. Tinatakpan ko kasi ang sikat ng araw dito is nakakapaso. Kasi baka mamatay sila. Then, napakita ko sa inyo yung Blue Dragon Ribbon natin. Hulihin ko muna. So guys, ito yung AFR na sinasabi ko sa inyo na yun, pati yung ulo niya nagpulay-pula na rin. Yun, kaso napabayaan ko kasi ito, marami sila dito. Tapos kung napapansin nyo iba yung wala pang pula, mas bata sa kanila yan. Tapos yan, yun yung iba yung mga malalaki. Sila yung mga nagpula na yung pati yung ulo nila. So wala talaga, hindi natin masasabi kung ilang buwan yung bago sila magpula ng gusto. Tsambahan lang talaga, sertihan. So, tinatama kasi ng araw. Ayan, ayan na siya ngayon. Dati, walang kulay pula yung katawan niyan. Kaya, napabayaan ko sila dito. Kasi nga, sa sobrang dami kong alaga dito, hindi ko mapupukusan yung iba. Yun. Ayun yung ABT natin, no. Naarawan na kasi dun kaya tinanggal ko. Then ipapakita ko sa inyo yung Blue Dragon Ribbon natin tsaka Red Dragon Ribbon. So ayan, nakapagpalabas na tayo ng kulay blue na ribbon. Yun. Ayun yung Blue Dragon Ribbon natin. So ako lang gumawa niyan, hindi tayo bumili ng Blue Dragon Ribbon. So kaya nyo, pwede nyo rin naman gawin to. Basta magbigay lang tayo ng oras sa pag-aalaga. Tapos ito yung Red Dragon. So nanibago siya sa tubig kaya ayaw niyang lumangoy. So ayun yung Red Dragon natin na ribbon. So ayun yung update natin. Tapos meron pa pala ako dito na pray ng mga bluegrass. Yun, nanganak yung bluegrass natin kanina. Tapos nanganak din yung Dumbo ear natin na nakakross sa Red Dragon. So syempre project lang tayo para hindi tayo na iinip dito. So ayun guys, yun yung update natin. So sa susunod na video na lang ulit tayo magpapakita ng bagong update sa mga alaga natin. Punta na tayo dun sa bago nating upuan para sa ating shoutout. Ayun guys, nakita nyo na yung update natin na ginagawa natin strain dito, yung pinapa-stable ko. So siguro mga 1 year pa siguro tapos na natin yung Blue Dragon Ribbon natin tsaka yung Red Dragon Ribbon natin. So doon lang ginagawa ko dito, alagala ko ng alaga. Then kung naalala nyo yung tatlong nasa likod ko, yung hammerhead. So namula kasi yung buntot nila kasi nga nilagay ko sila sa maliit na lagayan kasi nilipat ko sila din sa malaking aquarium. Kaso patay yung nakapatay yung filter nila, so hindi natin hindi sila na kukuha na ng dumi ngayon. So yan yung gagawin ko ngayon after ng vlog natin. Siningit ko lang talaga tong vlog para ma-share sa inyo yung pag-alaga ko dito. Then dito tayo sa shoutout natin. Shoutout kay Jun Ray Kiamco, kay Jericho Domingo
Gito kay Gapi Shore from Antipolo. Yun, sa Antipolo lang to si Gapi Shore. Then shoutout kay Christian Amoja from Bayawan City, Negros Oriental. Yun, shoutout sa iyo. Then shoutout kay Andrew Ian Ferrer kay Yes Master Vlogs. Yun, shoutout sa vlogs mo. Then shoutout kay Herbie Aranya, kay Dennis Batan. Then last na shoutout natin, shoutout kay Chester Deloria. Yun, maraming salamat sa mga support nyo sa panonood ng video natin. So, try kong i-upload to kasi medyo mabagal ang internet natin dito sa farm. So, hindi ako makakawin ng taytay. Kaya, pero try ko pa rin i-upload to. Kaya, maraming salamat ulit sa panonood nyo. Kaya, magbabalik ang JG Paradise. Bye-bye! Ginamit ko eh.